Rodendo. Ah! Hi everybody, welcome back to my channel. At nandito pa rin tayo ngayon sa Bangkok kasama si Doc Shobe. Ayan, at namili na ako ng mga damit. Ay, ito, hiniram ko lang to kay Doc Shobe. At bumili kami ng mga chinelas, ng mga kung ano-ano. Siya yung stylist ko for today. Part-time. Pero kasi, yan, nagpa-fog. Pero kasi guys, marami akong pinamili kanina sa tabi-tabi dito sa hotel. Pagbaba mo kasi, marami na dito na mga shops, boutique. Namili na kami. So, magagawa na lang ako ng haul para naman hiwalay yan sa video na to yung mga binili namin at lahat-lahat. So, mag-haul ako. Sama-sama ang Singapore, Thailand, tsaka Malaysia haul. Nice. Gusto mo ba yun, Doc? Mag-haul ako. Yes. Ng mga pinamili namin. Ay, let's go na ba? Galit mo. At yun nga pala, sa mga ganito lang kami nag-book ng tour namin for the day. Mamaya ko kwento sa inyo. Punta na kami kasi galit na siya. Ayan ang aming service. Ang social ng van dito. May cortina. Cortina si Maya. Ang tour na to ay tinatawag na Hayat Hayat. This is the night tour. So nag-start kami ng 1:30. Tapos matatapos ng 8. Kasama na dito yung dinner and all. 5 temples. Daming temples, elephant. Tara, exciting to. Excited na ako sa elepante. Isa lang kasi elepante sa atin sa Manila Zoo lang. Pakita ko na rin sa inyo yung mga itsura ng streets para kapag pumunta kayo dito, may idea na kayo. Oh. Dami ditong makukulay na lanterns. This is still Bangkok. Kanina, dun sa hotel namin. Papunta dito, 2 hours na nakatulog na ako. Pero ngayon, nandito na tayo. Gising na gising. Gising na gising na. Yaman na naman dito. Oh my gosh. Kailangan iwan yung sapatos dito. Kahit chinelas, hindi pwede. Chinelas na to, iho-haul ko rin to. Pag-uwi. Yan. Tabi, clingy si Doc. Wow! Gold na gold! Bawal ata masyadong maingay dito. Medyo tahimik lang tayo. Ayan. We will tour this temple. Wow! Ano kaya to? Ang linis dito. My gosh. Details. Grabe yung details. Oh my gosh. Oo nga, natatanggal yung gold. Ito ang gold ata to. Ito ang gold kaya to? Natatanggal eh. Oh my gosh. Ito ang gold to. Grabe. Ganda ng mga details. Hanap tayo ng tour guide para may mag-explain. Oh my gosh, ang laki. Grabe, ka-building yung laki. Grabe. Sobrang laki yung Buddha nito. My gosh. So sinasabi niya na 700 years na daw itong temple. This is the biggest Buddha in Thailand. And oldest Thailand. 690 years na yung Buddha na yung big Buddha. Grabe. It is made from stone and covered by real gold. Oh my god. Gold plated. Amazing. Ang galing mag-explain ng tour guide namin. As in, naintindihan ko ngayon si Buddha and yung mga lessons niya. Nagpa-biscuit sila, guys. Bernet. Parang voice. Tapong ka is salamat. Okay. Chocolate for everybody because I want to see you fat like me. Good idea.
god, you can see now everybody what you see now, Ayutthaya City. Ayutthaya City, Ayutthaya Wangsin, name Wat Jai Chai Mongkon. Ganda ng view dito. Ang daming Instagrammable na place. Grabe. Wow, ang laki niya sa personal. Grabe. Ito yung view from taas. Umakyat kami, ang daming steps na nakapagod. Pero control your mind. Hindi ka pagod. Sa loob ng pinakamataas. Pinakita nyo kanina, di ba tatlo yun? Ito na yung gitna. Tapos, ayan, alto view. Wow. Para siyang ancient. Para siyang bell. Ano tawag dun? Ang taas, di ba, guys? Pag nalaglag ka dyan, ako, Diyos ko po. Ayan. Wishing well. May all our wishes come true. Hoy, ang mahal niya. Yan yung pinakamahal. 10 yan, 10. Sabi kanina. Oh, hanap pa tayo ng iba para mas marami tayong chances of winning. Feeling ko, kailangan pumasok sa gitna para mas more chances of winning. Genuine happiness. Yan, magpapapicture kami sa elepante. Guys, sobrang daming elepante dito. Ang lalaki nila, grabe. It's parang trained na sila. Doon sa uupo yung mga bisita. Oh my gosh. Ako din, ako din. Yeah. Oh my gosh. 17 years. 17. Oh my gosh. 17. Grabe, ang galing ang talino nito. 70 years old na. Oh my gosh. Pakitang gilas. Oh my god. Oh my gosh. Galing ng ano niya ha. Okay, okay. Okay. Okay, finish. Oh, oh, tang ni ka. Yay, 20 baht. Ay. Galing mong kolekta nito. Ito dapat nagkolekta ng buwis. Thank you, Pia. Oh my gosh, ang galing. Ang galing mo. Oh my gosh. Pakitang gila siya. Thank you. Bye-bye. Sorry. Naiwan pa kan ni Doc yung isa. Amoy kilikili na yung Doc. Guys, tingnan nyo yan, guys. Yan yung mga katawan ng Buddha. Sobrang lala na nangyari dito sa temple na to. Puro putol yung ulo ng mga Buddha. Well, broken ito, damaged, broken, ano ba, destroyed because of war ng Myanmar daw and ng Thailand, I think. Ayutthaya, nag-war sila dati kaya destroyed na to. Tapos lahat ng Buddha dito na maliliit, putol ang ulo. Dahil naman sa mga collector, pinuputol nila, pinatago nila for good luck. At yung malalaking head, katulad nito, hindi nila madala kasi sobrang laki. Nasa tree siya. Doon na siya nagstay. Tingnan niya, guys. Ayan. Maka-fix siya dyan. Grabe. Sobrang laki niya. Hindi daw siya maitago. Hindi rin siya mabuhat ng mga collector. Maka-stay lang siya dyan. Nalipasan na ng panahon. Ang sad. Ayun, sinasabi ko sa inyo, guys, na puro putol yung ulo ng mga Buddha. Kung makikita nyo. Tapos ito daw, hindi siya original na head. Kung mapapansin natin, iba na yung kulay ng head niya. Hindi yan yung original head. Yung original head niyan, yun yung nandito sa puno. At huwag nyo kakalimutan, kapag nagpunta kayo dito sa mga temple, dapat hindi kita yung legs nyo. Kaya ito yung mga suot namin, may Doc. Below the knee.
below the knees dapat yung mga suot natin. Grabe, tingnan nyo oh. Puro putol sila. Kawawa. At ayan, guys. Paalis na kami. May natutunan ako ngayon kasi parang sa picture normal lang or ancient na lugar. Pero kapag nalaman mo talaga yung history ng isang place, alam mo siya ma-appreciate kung saan siya galing, kung ba't naging ganito yung itsura niya. Parang sa life, di ba? Ito, broken. Sobrang broken kasi ng itsura niya. Pero ang dami na pala niyang pinagdaanan. So, kung may makikita kayo ng mga tao na broken din, huwag nyo silang i-judge. I think sobrang marami rin lang silang pinagdaanan. And dito yung exit. Saan tayo pupunta? Ayun. Don't judge the book by its cover. Ito ang moral lesson lang naman. Ang na-realize namin, kilalanin nyo muna, alamin nyo muna yung history niya para maintindihan nyo sila. And that's all. Oh, it's understanding and knowledge. Ayan, sasakay tayo dyan at dyan tayo magdi-dinner. Oh my gosh. Ilalagay ko yung full itinerary namin dito sa description box below para kung gusto nyo gayahin yung trip namin, link down below or nasa description box, guys. Sakay kami dyan for our dinner. Tomorrow, you come back by this boat, okay? Good idea. Tomorrow, I pick you again. But if you not like the pattern one, we have the long tail boat, okay. The big one, better. Yeah. Okay? Madam? Everybody, do you like the boat? Nagjo-joke siyang boat kung paddle daw. Kung paddle tayo. Swimming. Bukas pa. Swimming. Bukas ang balik natin. Yeah. Oh, wow. Model. Ang ganda dito. Nahanap na namin si Cardo. Cardo? Oh my God. Ayan yung taguan ni Cardo. Taguan ni Cardo pala. Ang ganda dito. I love the ambience. I love the lighting. Gumaganda tayo. Oh. Parang fresh lang. Alam mo, walang problema. Wow, ang ganda, kumikinang siya. Grabe. Grabe. The views. Okay guys, busog na mata ako. Tsaka sa sunset. Right timing yung sunset. Ayan, may mga bangka rin dito. And that is so amazing. Yes, it's dinner time. Ang sarap, parang nasa Pilipinas lang tayo. May chicken, pork, lapu-lapu ata. Basta tilapia or lapu-lapu. Basta fish with chili sauce. Ito naman with garlic. Tapos ito yung maasim daw nilang sabaw. Yan. May mga shrimp-shrimp din yan. Shrimp din to, shrimp. Let's go! Yun nga lang, hindi libre yung drinks dito. Libre yung pagkain dun kasama na sa tour. Pero ito, 20 baht. Nasa okay mga, lang, malamig naman. Malamig naman. Mga 35 pesos.